tayo mga cover papits, magandang hapon sa inyong lahat. Pag-aaralan natin ngayon yung computation natin sa transformer na specific yung size ng center leg. Na kung saan ang center leg natin, eto mismong nasa gitna, ay 1 inch. So yan yung pag-aaralan natin kung paano siya kinocompute, no? Okay? Okay, so yun ang problema natin. AC or area of the core is equal to 1 inch by 2 yung kapal. So 1 times 2 is equal to 2 square inch. Okay, so ito yung ating pinaka-area ng core natin ay 2. Okay, sunod ang problema natin ay turns per bolt. So number 2, TB, ayan, ganyan na lang makikita. Kaya kung in-skip nyo kanina, hindi nyo maiintindihan yan. So kagaya nung sinabi ko, instead of 7.5, so gagawain na lamang natin 6. So guys, nasa paalaala ko lang uli, no? Kasi alam ko marami tayong mga engineers dyan sasabihin, where pa fits, bakit 6, ba't mo binago? So nasa sa inyong option, pwede nyo namang i-standard, pwede nyong babaan, pero for the meantime, ito gamitin natin kasi ito rin yung ginagamit ko eh. Okay, so 6 over AC. Ayan. So ibig sabihin ng AC is area of the core, na kung saan ay 6 divided by 2. So ilan? 3. So ibig sabihin, kada tatlong ikot natin ay may napoproduce tayong isang voltahe. So yun yon, nakita na natin yung turns per volt, kaya pupunta na tayo sa tinatawag nating TP. Okay? Turns primary. Okay, so sa turns primary, ang formula natin dyan ay primary voltage times turns per volt. Ayan, oh, sabi ko sa inyo, puro ganyan na makikita. Kaya kung in-skip nyo, medyo ligaw tayo nyan. Okay, so is equal to 230, syempre, input natin, 230 volts times turns per volt is 3. Ayan, so is equal to, ilan? 230 times 3, 690 turns primary. Ayan. So may figure na tayo. Sunod, number 4 ay turns secondary, TS, no? Okay, so kagaya ang problem natin is 28028. Okay, so kung 28028, guys, hindi natin na co-compute 56. So kasi kukuhanin lang natin yung kung ilang ikot yung 28 natin. Kaya ang magiging formula natin ay volt secondary times turns per volt is equal to, so yung 28 lang, 28 times turns per volt is equal to 28 times 3, ilan? 84. Okay, so is equal to 84 turns secondary. Ayan, so may figure na tayo. Yung 84 na yan, since isa lang yung kinumpit nating 28, magiging ano yan? Bipillar. BF. Ito pa pala yung hindi ko na ano, nasama. Bipillar, ibig sabihin, dalawang wire sabay. Okay, next. Meron na tayo, ha, 690 and then 84 turns. Tuloy tayo, number 5. Power, meron tayong constant sa 1 inch na center leg, 30 watts per square inch. Okay, so ibig sabihin, 30 watts times area of core in a square inch is equal to 60 watts.
So dito guys, makikita natin yung ating 1x2 na transformer ay 60 watts lamang, no? Okay. Sunod ang kukuhanin natin ay ang current primary and then current secondary. Current primary. Okay, so ang current primary is equal to power over primary voltage is equal to ilang watts yon? 60 watts over 230 volts is equal to ilan? 0.26. So meron tayong 0.26 ampere. Na kung titingnan natin sa ating ano, sa ating chart, sa chart ng Web Puppets, anong gauge yung 26 natin ay 0.25, ay nasa number 26 din na wire. So ito yung ampere natin, ito naman yung wire. Okay. Number 7, current secondary. So power is equal to volt secondary. Okay, okay, this time 28 plus 28 body 56. So yung total ng ano yan, ng volts natin. And then power natin ay 60 watts is equal to, so 60 divided by 56, 1.07 ampere. Okay, ampere yan. Ngayon, 1.07 ampere, kung titingnan natin sa ating chart ng current, ay nasa number 20. So, gauge 20. Okay. Tapos na agad, guys. Yan lang ay okay na. Yan lang yung kabuuan ng ating computation. Nakuha na natin lahat. So, ida-diagram na natin yung ating transformer. Tuloy tayo. Ito na yung kinalabasan ng ating transformer, no? Number 1, ang core natin is 1x2. And then, ang ating amperage ng primary natin ay 0.26 ampere. And then, ilang ikot? 690 turns. Ayan, 690 turns. And then, gauge 26. So, sa 230 volts. And then, ang ating secondary, 28028. Meron tayong nakuwang 1.07 ampere. Gauge 20. At ang ikot natin by pillar ay 84 turns by pillar. Okay guys, so susunod, i-actual naman natin yan. Tingnan natin ulit sa susunod na video. Okay mga ka-Werpa Pits, ngayon i-actual na natin yung ating 1 inch na center leg by 2 inches na transformer. Pero bago yan, aalamin muna natin yung mga materyales at mga accessories na ginagamit sa ating pagre-rewind. Okay? So, syempre, unang-una na dyan yung ating rewinding machine. Ayan. So, meron tayong rewinding machine. And then, sa paggagawa natin ng transformer, meron tayong tinatawag na spaghetti tube or spaghetti tubing natin, mga tape, masking tape, scotch tape, yan. And then, yung ating moldy na kahoy, improvise, yung leg ng transformer, bolt and nut. So, meron tayong tinga at
panghinang, no? Ayan, may magnetic wire din. And then meron tayong fish paper with mylar. So ito yung mga pambalot na kung saan i-replace natin. I-replace natin ang mga scrap na ano, na mga pinaggamitan sa mga food chain, no? Pero ano yan, ha? Nasa sa inyong ano, diskarte yan. Pero sa atin, kaya natin gagamitan yan para makatulong tayo sa kalikasan, kung paano natin mababawasan yung kalat sa ating ano, paligid. At the same time, yung mga lugar na hindi available yung mga legit talagang ginagamit na materials, eh meron silang pang replace, no? Kagaya nitong mga gamit na to, mamaya makikita natin kung paano i-apply yung mga pambalot na yan. So sa ating mga tools, meron tayong cutter long nose, screwdriver, and then iba't ibang klaseng mallet sa pagbabaklas ng core at pagkakabit ng core. So meron tayong ruler para pa naguguhit tayo, ruler and scissor, pentel pen. Syempre hindi mawawala yung ating digital tester or analog para sa pagte-testing ng ating transformer, no? At hindi rin mawawala yung mga auto wire na gagamitin nating terminal. Ayan, okay. So tuloy na tayo mga ka-Werpa Pits, dahil wala tayong ano, wala tayong brand new, magbabaklas lang tayo sa junk transformer. Gagamitin nating core saka bobbin. Okay? Okay. Dito sa scrap nating transformer or junk, gagawin natin yung ating ano, demo project natin. Kaya makikita nyo, meron tayong iba't ibang klaseng improvised na kutsilyo natin pang baklas, kasi mahirap yan baklasin sa isang klase lamang. Okay? Una dito, tingnan natin to kung paano binabaklas. So, paghihiwalayin lang natin yung core, kasi may varnish yan eh. May electrical varnish yan. Kailangan natin ihiwalay muna. Huwag nyo didiinan maigi, baka maputol yung ano, yung plastic bobbin niya. Ayan, okay. Since na paghiwalay na, ayan, kailangan natin ng gantong klaseng kutsilyo. Paluluwagin lang. Kailangan kasi matanggal natin yung ano, yung isang pirasong core para lumuwag sa harap. Ayan, yung pangbaba natin, hindi siya matalim. Mapurol na pinagluma ang ano, lagare. Diyan mo sa mga ilaw para lumiwanag konti. Ayan, may natanggal na tayo isang piraso. So, mas malaki na yung chance na mas mabilis na nating matatanggal. So, ganun lang uli yung procedure. Paluluwagin natin, tatanggalin natin yung varnish.
Ayan, sisimulan na natin ang ating 1.2, 1 inch ang center leg and then 2 inches ang haba, na kung saan sa primary winding natin ay meron tayong 690 turns. So isi-zero lang natin yung ating rewinding machine and then ilagay natin yung ating bobbin. Okay, naka-zero na. Bali, 690 turns. Okay, ito ang ating primary. Lahat ng dadaanan ng wire dapat nakabalot ng masking tape. Ayan, nakabalot siya. So, pwede na natin simulan. Medyo mainit sa kamay yung wire kaya may konting ano lang pampadula. So sa unang ikot, ayo 690 turns. Ayan, so ilalabas na natin doon. Ayan, so naputol na natin yung ano, yung wire natin. So ngayon, kinakailangan naman natin siya takpan ng mga ginupit natin na mga fast food na ano. Ayan, kagaya ng McDonald's at saka ng 7-11 na baso. So, siya yung ipang tatakit natin dito. Kaya ito, papangalanan natin tumamayang ano, si McDo. Si McDonald's. Patida, kumikidlat-kidlat pa. Pag naglagay kayo ng dugtungan dito or kaya dito sa ilalim kasi kumakapal yan. So pag yung gilid ang kumapal, pangit. Baka masira yung ano natin, gawa natin, hindi umubra. Ayan, so naglaps na doon. Pwede na natin putulin ito. Ayan, o, diba? Nagamit natin yung ano, yung mga bagay na patapon na. Napakinabangan pa. Pero guys, paalala ko lang, option na yan sa inyo. Option lang yan. Meron talagang materialis para dyan. Kaya pinapaulit-ulit ko lang. Sunod, meron tayong bipillar na 84 turns, gauge number 20. No, okay, sa mga beginner, talagang i-recommend ko mag
by pillar, kasi pag tayo nag single pillar baka magkamali, kaya mag by pillar na lang. So sabay 84 turns. So dito natin sa kabila ilalagay back to zero. Okay, markahan yung mamarkahan natin yung may masking tape. At ito din yung may masking tape. Ibig sabihin starting, ending. Okay, so starting. Starting. So dalawa silang start. Okay, so pwedeng mano-mano, pwedeng matulin. So 84 turns by pillar. Okay. So pwede yan mano-mano. Ayan, pakita ko muna sa inyo kasi mas pulido pag mano-mano. So pwede yan. Ayan. So makikita ninyo makinis yan, pero pwede namang tuloy-tuloy, hindi nga lang ganun kapulido. So sikapin nyo na lang na masalansan kahit papaano. Okay, puputulin na natin yan. Cut. Okay guys, yung minarkahan ko ng tape kanina, etong nauunang winding. Ayan, may marka ng tape, and then meron din tong marka ng tape. Ibig sabihin starting, so yung ending niya dito babaksak sa gitna. So ito yon na kailangan, dito siya bumagsak. At yung karugtong nitong isa naman na nauna, eto, yung naunang isa kanina, siya naman yung dito sa dulo. Ayan, so ganun lang kasimple yon. Start, end, start, end. Okay? So ngayon, okay na yan. Konting pit-pit na lang at pwede na natin ulibalutan niya ng ano, ng isang 7-Eleven or McDonald's. Ayan, no, makikita nyo, sakto lang siya. So guys, paalala lang, kung baguhan, mas okay ng mano-mano. Parte na din yan ng, ano, ng practice ninyo.
natin gagawin, guys, pipit-pitin lang natin. Pipit-pitin lang natin ng konti para medyo mas maganda yung ano niya. Although kasya naman, iba na rin yung napit-pit siya ng konti. Ayan. So, konting pokpok lang yan. Nakikita nyo, lumubog pa konti. Okay, pagkatapos niyan, saka natin lalagyan ng terminal. Ayan guys, sa pagkakabit ng terminal, dapat mas makapal to kaysa rito. Itong mga wire na to, dapat mas makapal kaysa sa magnetic wire. Kailangan daig niya yung kapal ng magnetic wire. Ayan, makikita nyo. And then, kakabitan na natin siya ng terminal. Ayan, gamit din yung ating ano, 7-Eleven. Ayan, markahan lang. Ito yung ating primary. Habang binubuhol, painitin na natin ang ating panghinang. At paggupit na rin tayo ng ating
spaghetti tube. Spaghetti tube. At least mga 60 watts yung ano soldering iron para mas maganda yung kapit ng ano paper.
isisentro natin to dito.
Ayan guys, pag medyo masikip na, pwede na natin ilagay ito. Yung pang ibabaw natin. At siksikan na lang natin kahit dalawa pang pork. Dahan-dahan, kailangan huwag sasabit. Ayan, so masikip na. Okay na yan. Sunod natin ilalagay yung i-core. Ayan, so kung paano nilagay yung isalit-salitan, ganun din tong i. So salit-salitan din yan.
Okay, mga ka-werpapits, final testing natin, dapat walang sayad to. Walang sayad sa core. Ayun, test natin. So good, may continuity, pero dapat dito wala. So good siya. And then, eto din. Dapat may continuity yung tatlo. Ayan, meron. Pero dito, wala siyang sayad. At wala din siyang contact dito sa primary. Okay, so te-testingin natin. Lagay natin sa bolts AC. Ayan. And then, plug-in natin. Ingat mga ka-werpapits at ano, delikado to. Baka makuyin kaya. Ayan, so 82. 28.1. So yung kabila 28 din, 28 plus 28, 56 volts. Ayan, 56.6. So tapos na ang ating ano, McDonald's transformer. Babarnisan na lang natin, pipinturahan, varnish, patutuyuin, and then i-actual natin, loloadan natin ng ano, ng amplifier na nasa mga ano lang, nasa mga 50 to 60 watts. Ayan, lilinisin na natin yung ano, yung kalawang. Tatanggalin lang natin konti bago natin i-dipping sa ano, electrical varnish. Lakasan mo dito, lakasan mo dito. Yung boses, baka di marinig na maulan. Ayan, tatanggalin lang natin ang kalawang bago tayo mag dipping sa ano, sa electrical varnish. Ayan o, may kita nyo, may mga kalawang siya. Okay. Side view na lang, ayan. Yung may mga sakit sa ano, sa baga, medyo mabaho tong ano, electrical varnish. So, pwede natin ibuhos, pwedeng i-brush. Makikita ninyo, lumubog siya. Once na napatuyo natin to sa varnish, ang kulang na lang dito sa ating proseso ay ang pintura. So, pipinturahan na lang natin yan. Ayan, patuloyin lang. Kaya dapat matibay yung wire nyo kasi pag hindi, mabubunot yan. Malalaglag si ano, McDonald's. First time ni McDonald's na gano, na gawa ng transformer. Love on mix of the years.
Thank you.